Welcome to the CES Exams Review Center. Please subscribe to our YouTube channel and please hit that notification bell to receive newly uploaded videos on the CES eligibility process. Anong mga behaviors ang kailangan sa Pag-Ceso? Maraming bumabagsak sa mga stages ng Pag-Ceso ang hindi alam kung bakit parang duman sa matinding aksidente at nagka-amnesya. Nagda-drive lang ako. Pag-gising ko ay nasa ospital na ako. Ano kaya mangyayari? Kadalasan ay nakatudog habang nagmamaneho. Marami sa mga CES applicants ang tulog nang mag-take ng CES-WE at AC. Figurative lang po, hindi literal. Hindi nila alam kung paano ang atake sa CES-WE at saka sa AC. Unang-una, dapat alam mo kung paano mag-behave sa mga eksamen. Ang Pag-Ceso ay pagsusuri ng IQ at EQ. Unahin natin ang EQ at pag-usapan natin ang IQ sa susunod na kabanata. Number 1, be assertive. Ito po ay double-edged sword. Pag sinabing assertive, ay dapat mag-participate ka sa mga activities. Mag-share ka ng ideas, but never argue with everyone or anyone. Number 2, do not dominate. Kapag may group activities, huwag mong gawin one-man show. Gawin mong sikat ang lahat. Make them participate para ma-meet ninyo ang goal ng activity. Number 3, learn how to communicate through speech or writing. Organize your thoughts. Speak or write clearly. Be concise. Huwag magpaligoy-ligoy. Lahat ng mga activities ay may time limit. Number 4, learn how to negotiate. May mga group exercises kung saan may mga issue na pag-uusapan. Ang gusto nilang makita ay kung paano mo i-guide ang group para magkaroon ng amicable settlement. Number 5, learn problem solving. Ang CES-WE ay isang manager. Kaya dapat marunong kang magbigay ng solusyon sa mga problema. Paano mo mapibigyan ng lunas ang mga sakit ng organisasyon? Number 6, learn how to prioritize. Dapat marunong kang mag-classify ng mga problema sa opisina. Unahin mo ang pinakamaselan para maiwasan ang malaking pinsala sa organisasyon. Number 7, learn how to strategize. Ang paggawa ng solusyon ay di bara-bara. Dapat may sistema kang susundin para maayos ang pasunod-sunod. Umpisahan mo sa pagsusuri, tapos brainstorming, then pagpili sa pinaka-epektibong solusyon. Mag-trial, adjust, then implement finally. Number 8, learn how to internalize. Sa proseso ng exam o mga exercises, dapat pagmasdan mo ang lahat ng nangyayari. Maging alerto sa mga pagbabago o mga hudyat. Kapag malinaw na ang lahat, use the most appropriate behavior. Bawal dito ang matulog sa pansitan. Number 9, go with the flow. Huwag kang lumayo sa mga pinagagawa sa inyo sa exam or exercise. Remember,
ang magbibigay ng rating sa iyo ay ang examiner or rater. Kung ano ang gusto nilang mangyari, yun ang susundin mo. Huwag na huwag mag-side trip upang ipagyabang ang kaalaman mo. Bad trip lang ang aabutin mo. Number 10. Learn how to deal with stress. Try to calm yourself down during the activity. Kalmado ka lang, pero mag-ingat sa mga detalye. Mabilis, pero smooth. Dapat smooth operator ka. Ang mga tips na ito ay applicable sa assessment center at CES-WE. Sa CES-WE, ipaparamdam mo ito sa paraan ng pagsusulat lamang. Sa AC, ipapakita mo ito sa written at oral forms. Mga kases, pag-aralan ng mabuti ang mga tips na ito para maging masaya kapag pumasa. Bye! This video was brought to you by the CES Exams Review Center, the first and only online review center in the Philippines.